Bago tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Sinabi ni Rita na wala itong isang salita si Peterson, na kung ano-ano daw ang mga sinasabi ni Peterson sa loob ng korte at wala daw silang problema at hindi totoo ang psychological incapacity ni Peterson. Subagot si Peterson na I'm not sick, Rita. Pero sinabi ni Rita na napagkasunduan na nila ang annulment para ito ay mapabilis. At sumagot si Peterson na then I changed my mind. You changed your mind? Bigla na lang nagbago ang isip mo? Kaya ka ba nag-file ng sole custody para sa anak ko? Sumagot si Peterson na anak ko rin yan, Rita. Anak ko rin yan. Bakit palagi mong nakakalimutan? At kahit daw maniwala si Rita at sa hindi, mahal niya ang kanyang anak at may karapatan siya sa kanyang anak. At sinagot ni Rita si Peterson na walang hiya ka. Sinabi pa ni Rita na tumutupad siya sa lahat ng kanilang usapan. Tapos ito, hintayin na lang daw ang protection order dahil sa pambubugbog nito sa kanya. Biglang sumagot si Peterson na sige, asa na. Bakit daw ang tagal? Asa na, Rita, ilabas mo. Sinabi pa ni Peterson kay Rita. At sinabi pa ni Peterson na kung may maniniwala ba kay Rita. At kahit anong gawin daw ni Rita, ay hindi niya ito mailalayo si Baby Andrew sa kanya. Sumagot si Rita na pati yon, maninipulahin mo. Sige, kung ganyan ka lumaban, ilalabas ko ang impotence mo. Tinawanan siya ni Peterson at sinabi nito na go habang nagyuyugyug. Sinabi ni Peterson na ilabas mo, lalaban ako. So tatagal ang kaso. 2 taon, 3 taon, okay lang daw kay Peterson na tumagal ang kaso para may pagkakataon siyang mag-file din ng adultery para kay Tope at kay Rita. At dahil sa kaso daw na adultery ay makukulong si Rita. There's no stopping me na makukuha ko ang anak ko, ang sabi pa ni Peterson. Sinabi ni Rita kay Peterson na napakasama mo, sabay sampal sa kanya. Ikalawang sampal ay napigilan ni Peterson ang kanyang kamay at hinalikan ito. Sinabi ni Peterson kay Rita na bumalik na ito sa kanya para mabuo uli ang kanilang pamilya. At hindi daw malalayo sa kanya si Andrew. Matigas na sagot ni Rita na hindi ako tanga o gaga para bumalik pa sa iyo. Biglang sagot ni Peterson na sa tingin mo may magagawa ka, sa tingin mo makakatakas ka, Rita. Hindi daw madadala ni Rita ang kanilang anak sa Ireland. At kahit sa esperansa pa lang ay hindi sila makakatakas kahit magpatulong pa kay Tope. Nabigla si Rita sa narinig mula kay Peterson at napatitig ito sa kanya. Rita at Tope ay nag-usap. Sinabihan ni Rita na magpa-file daw si Peterson sa kanila ng adultery na kinabigla naman ni Tope. Sumagot si Rita na yun na nga, lahat ay gagawin ni Peterson para makuha niya ang kanyang gusto. Pero Rita, ang Ireland, paano niya alam yun? Ang tanong ni Tope kay Rita. At sinabi sa kanya ni Rita na yun na nga Tope, yun ang kinakatakot ko. Nagtanong si Tope kay Rita kung may nagsabi ba kay Peterson. Paano daw at imposible dahil sila lang naman ang nakakaalam kahit ang nanay ni Rita ay hindi alam nito ang mga plano. Sinabi pa ni Rita na sino dahil 3 lang naman sila ni Maggie ang nakakaalam. At sigurado naman si Rita na hindi ito ipagsasabi ni na Maggie. Hindi na alam ni Rita kung ano ang kanyang gagawin. At sinabi niya kay Tope na mas nakakabuti pag hindi muna sila daw magkita. Dahil ang gulo-gulo na daw ng sitwasyon, kailangan muna daw makaisip siya ng paraan para maibigay niya ang seguridad sa kanyang anak. Laban daw kay Peterson dahil hindi niya kakayanin pag mawala sa kanya si Andrew. At nagsang-ayon rin si Tope. Nagpasalamat si Rita kay Tope bago ito umalis. Paolo, Tope at Raymond ay nag-uusap. Sinabi ni Raymond na hindi pa daw umuusad ang mga kaso ni Rita laban kay Peterson. Wala na daw hustisya sa Pilipinas ang sabi pa ni Raymond. Sinabi ni Paolo na hindi pa rin nawawala ang kanyang pagka-Alvarez at nagagawa niya ng paraan ang lahat ng mga kaso. Sana na lang daw ay may makuha pa silang ebidensya sa pagkabaril kay Tope. Or pwede daw silang maghukay ng mga nakaraan ni Peterson para may ibabato sila na kaso. At ang pinagtataka daw ni Tope, bakit nasabi ni Peterson ang tungkol sa Ireland? Na sila-sila lang naman ang nakakaalam. At biglang sabi ni Raymond na alam mo, totoo yan. Masyado daw specific na sabihin ni Peterson. Ano yan, may mic siya na nakadikit kay Rita? Na lahat ng sasabihin ni Rita ay naririnig niya? Ang sabi pa ni Raymond, na parang TV series daw sa States na hindi mo alam na may nakasunod na camera pala sa iyo. At creepy daw, sabi ni Raymond. Napaisip si Tope sa lahat ng mga sinabi ni Raymond. Tope ay bumalik sa bahay ni Narita na salubong niya si Nanay Celia at sinabi nito na tatawagin niya muna si Rita sa taas.
At habang tinitingnan ni Tope ang paligid ng sala, naalala niya ang mga sinabi na Nanay Celia na pinagawa ni Peterson ang TV. Habang may kausap sa telepono si Peterson, ay pumasok sa kanyang kwarto para maghanap ng mga dokumento. Hindi napansin ni Peterson si Tope na pag-alagala ito sa sala ni Narita na parang may hinahanap. Hanggang sa napansin ni Tope ang hidden camera na nakakabit sa may TV. Kumaba si Rita at sinabi nito na kung ano daw ang ginagawa ni Tope. Sinabi naman ni Tope na may sasabihin siya dito, pero dapat ay nasa labas sila. Hindi maintindihan ni Rita ang mga sinasabi ni Tope. At nakita ni Peterson sa monitor screen. Nanood si Peterson at nakinig sa mga sasabihin ni Tope. Sinabihan ni Rita si Tope na hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang pumunta na dito. Sinabi ni Tope na kailangan malaman ito ni Rita pero dapat sa labas sila mag-uusap. Pero si Rita ay marami pa rin question. At sinabi na kung ano ba ang nangyayari. Ino ni Tope ang TV at nilakasan ang volume para hindi ito marinig ang kanyang sasabihin kay Rita. At sinabi nga ni Peterson na hindi niya marinig. Nakangiti si Peterson at sinabi nito na talagang ayaw mong magpapigil. Rita at Tope ay nag-uusap at sinabi nito na may kamera sa loob ng bahay ni Rita at may nanonood sa kanila. At sinabi pa na matagal na ata. Laking gulat ni Rita sa mga sinabi ni Tope. At lumakad si Rita sa loob ng sala ng maingat. Abangan, kailangan maipatanggal ni Peterson ang mga kamera sa bahay ni Narita. Magtatagumpay naman kaya si Peterson. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Bye! Like and subscribe!